Ang kamatayan at kabulukan ay bunga ng ating kasalanan. At batid ng lahat na si Maria ay walang bahid sala, kung kaya't hindi siya dapat magtusa ng pait ng kamatayan. Ang salitang kamatayan ay pinalitan natin ng salitang pagtulog upang bigyan tayo ng pag-asa na tulad ni Maria na dumanas ng kamatayan sa kanyang pagtulog bilang tao ay itinaas ng Diyos upang maging larawan ng buhay sa piling ng kanyang anak. Ang ating pagdiriwang sa dormisyon ni Maria ay isang pagtanaw sa hinaharap, isang sulyap sa katotohanan na dahil sa ating pagmamahal sa kanyang anak na si Jesus, tayo'y magkakamit din ng buhay na walang hanggan. Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Si Maria, tunay na mapalad sapagkat nakinig siya sa salita ng Diyos. Tinanggap niya ang salita ng Diyos. Nanalig siya sa salita ng Diyos. Namuhay siya ayon sa pananalig na ito sa salita ng Diyos. Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Ito si Maria. Sa huling yugto ng buhay ng mahal na Birhen, sumilakbo ang pag-ibig na ninais niyang muling makapiling ang kanyang minamahal na anak. Ang pag-ibig na wari pugon na tumutupok sa kaibuturan ng kanyang pusong dakila. At sa kanyang paglisan sa lupang ibabaw, kinamtan niya ang malwalhating walang hanggan sa piling ng poong may kapal. Sa gabing ito, ang buong langit ay nagagalak at ang sangkalupaan ay umaasa. Halina't alalahanin natin ang tagpong yaon, ang dakilang katahimikang bumalot sa daigdig, ang katahimikang nananabig dahil ang reyna'y ipapasok sa langit. Muli katulad ni Maria, ialay, isuko natin ang ating sariling buong-buo sa ating Panginoon upang sa pagsusukong ito, tayo'y hubugin ng Panginoon sa diwa ng kaniyang puso, sa diwa ng kaniyang pag-angkin sa ating pagkatao, sa diwa ng kaniyang pag-aalay ng sarili sa krus ng Kalbaryo, upang kaisa niya, katulad ni Maria, tayo may humantong sa pag-akyat na ating pinapangarap, minimiti bilang mga Kristiyano.